Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng executive clemency sa Pinay death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ligtas man sa parusang bitay, habang buhay pa rin kasi siyang makukulong pag-uwi ng Pilipinas matapos ang maigit isang dekada. Giit naman ang Foreign Affairs at Justice Department, posibleng may mga ipataw na kondisyon ng Indonesia na kailangang sundin ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Indonesia na mismo nagsabi, oras na ibalik ng Pilipinas ang Pinay death row convict na si Mary Jane Veloso. Nasa kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng pardon, lalo't wala namang death penalty sa Pilipinas. Kaya sa kanyang pagdalo sa groundbreaking na isang solar farm sa Nueva Ecija, ang tanong sa Pangulo, posible ba pagbibigay ng executive clemency kay Veloso? We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga ang how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Ang malinaw ayon sa Pangulo ay ligtas na si Veloso sa parusang bitay dahil napababa na raw sentensya sa kanya sa habang buhay na pagkakabilanggo. We have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. With the agreement between Indonesia and the Philippines for her transfer here to the Philippines, effectively, the Indonesian government agreed to lower or commute her sentence from death penalty to life imprisonment. Gayunman, sabi ng abogado ni Veloso, commutation is binababaan, no? Binabawasan, reduce yung naipataw na. Paano mo i-reduce ang death penalty? Isa ay kamatayan, isa ay kulong. Magkaiba eh. Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbabalik Pilipinas kay Veloso, hindi nangangahulugang agar na rin siyang lalaya. Obligado raw kasi ang Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia tulad ng pagtuloy dito ng hatol sa kanya para sa kasong drug trafficking, maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically. Kailangan nating i-pardon siya or executive clemency. Pero gita abogado ni Veloso, wala nang kapangyarihan ng Indonesia kay Veloso. Oras na maibalik siya dito. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Paano yan? Walang death penalty. So ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na 40 taon. O di kaya, ang pinakagusto natin, at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit isang segundo. Kapag nakauwi na sa Pilipinas, ay magpapatuloy naman ang paglilitis sa kanyang recruiter para sa kasong human trafficking at estafa. Tinitiyak naman ng pamahalaan ang kaligtasan ni Mary Jane na isa ilalim sa pangangalaga ng Bureau of Corrections. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas.